So welcome to the week 11. Okay, the topic for today is the course unit 10 and course unit, sorry, 11 yan. Course unit 10 and course unit 11, okay, economic crimes and admission versus confession. So sa economic crimes, okay, we're going to talk about the piracy and highway robbery, credit card fraud. So iba tong economic crimes na to, hindi katulad ng akala nyo na economic crimes na tinatakal nyo ng first year. So very specific tayo today. So piracy and highway robbery and then credit card fraud. So medyo madali lang naman to. Okay. So number one, we have the anti-piracy and anti-highway robbery of law of 1974. Or what law punishes the piracy or highway robbery? It is the PD number 532. Alam niyo ba yung piracy? And does anyone knows what is piracy? Yung po yata mamin sa may mga iCup. Parang wala po. Ginagaya po, ma'am. Isa mga movie, ma'am. Ganon. Parang hindi copyright. Hindi, iba naman yung sa piracy na namimirata na, okay, kala nyo siguro namimirata ng perfect DVDs or CDs. Iba po. Ibang highway robbery, anti-highway robbery or anti-piracy. Ito yung mga nagnanakaw within the vessel of the Philippines. When we say vessel, ito yung mga hukbo, pangdagat, diba? Yung mga ano natin, what are vessels? Ayan. What are the acts that constitutes piracy and highway? Ayan. Any person who commits piracy or highway robbery or brigandage. Saan? Any person who inflicts physical injuries or commits rape, murder or homicide, ayan, kidnapping for ransom or extortion as a result or on the occasion of piracy or robbery or brigandage. Again, sa vessel po yan. Any person who abandons the victim without the means of saving themselves when the seizure is accomplished by firing upon on a boarding vessel. So, any person who knowingly in any manner aids or protects pirates or highway robbery, brigands such as giving them information about the movement of the police or other peace officers of the government or acquires or receives property taken by such pirates or brigands or in a manner derives any benefit therefrom. Any persons who directly or indirectly abets the commission of piracy or highway robbery or brigandage. At yung mga nagnanakaw or yung pumapasok dun sa mga barko, galing sila sa ibang barko, and then, pupunta sila sa ibang barko para magnakaw. Kaya nga, highway robbery. Ito yung piracy. Okay po. Or namimirata. Diba sa mga movies na yung mga pirata, pupunta sila sa ng another vessel. Ganun. Ang tanong, sabi niya, paano daw po nila nagkukuha, paano ginagawa ang piracy na yan? Nagnanakaw sila sa loob? Is either meron silang katulong doon or someone that would aid them? Diba? Someone that would give them information, ano na yung location nila or ano ang lagay ng barko nila. So, lahat yon. Tanong, sabi nga niya din dito, any person who inflicts physical injuries, what if pinatay mo lang, nagkaroon ng patayan sa loob ng barko? Piracy ba yun? Or nagkaroon ng pagnanakaw sa loob ng barko? For example, passengers kayong lahat. Ngayon, si John Harley Kaliwag, naisipan niyang kunin yung wallet ni Kier Justin Balatas. Ano ang kaso niya? Piracy pa rin, ma'am. Robbery po. Ha? Anong kaso niya? Robbery po. Nasa loob sila ng ano, barko. Tapos, lahat kayo, passengers. Si John Harley Kaliwag, naisip niyang nahawin yung wallet ni Sir Justin Balagtas. Ano ang kaso ni John Harley Kaliwag? Piracy, ma'am, nasa loob na po. Robbery po. Piracy, robbery. How about si John Harley Kaliwag? John Harley Kaliwag? John Harley? Ma'am. Oh, anong kaso mo? Anong kaso, ma'am? Murder. Murder.
Ngayon ko lang nalaman na pag nagnakaw ka, murder na pala. Hey, ma'am. Ilang po, ma'am? Ano? Tinuturuan ko yung kapatid ko sa module na. Nag-module ka din ngayon. Hindi po yung kapatid. Oh, murder. Murder ang tinuturo mo sa kanya. Ano bang ginawa niya, ma'am? Ay, hindi ka nakikinig. Kasi bakit murder ang sagot mo? Ang linaw, sabi ko nanakawin mo. Sinabi ko bang sasaksakin mo siya, kaliwag? If you're not listening, then maybe you can go. Ma'am, ulit po, ma'am. Sabi ko, kung hindi ka nakikinig, you can go. Hindi po, makikinig na ako, ma'am. Anong ang kaso mo? Kung anong ginawa niya, alam ang ginawa niya, ma'am. Ano daw ginawa niya? Sige nga. How about your Justin Balagtas? Can you tell him anong ginawa niya daw sa'yo? Your Justin Balagtas. Po, ma'am. Anong ginawa mo daw, ano daw ginawa sa'yo ni John Harley Kaliwag? Pa ulit pa, ma'am. Isa ka pa. Sige, alisin ko yung bonus points niya doon sa quiz. Ganyan. John Harley, Kier Justin. How about Yusel? Tapos ka naman ko, Lord. How about Yusel? Balingit. Giselle Julian Balingit. Oh, sa mga sumagot ng piracy, bakit piracy? Leandre David. Leandre David. Hindi ka rin nakikinig, Leandre David. Sa internet mo, list ka na namin. Anong tamang sagot doon? Sabi ko, nagnakaw si Kaliwag kay Kier Justin Balig, kay Kier Justin Baligtas. Pareho silang hindi nakikinig dito sa klase na to. Diba? So, nagnakaw siya sa loob ng vessel. Ang tanong, anong kaso niya? Piracy or robbery? The answer is robbery or theft. It's either robbery or theft. Hindi siya magiging piracy. Bakit? Kasi ang piracy, magaganap lang yan if ang buong incident is involved with the entire vessel. Pagsasakupin nila ang buong vessel. Pero kung simpleng crime lang yan, kanwari, nagkainitan sila sa loob ng barko, nagsaksakan sila, that is murder, that is physical injury, that is homicide. Pero, when it comes, for example, in the conduct of piracy, robbery, or brigandage in a vessel, nagkaroon ng, di maiwasan yan eh, yung murder, rape, or tawag dito, physical injuries, ayan. Therefore, that is robbery, highway robbery, or piracy. Always look for the intent. Kung ang intent lang naman is dun sa isang personal na tao lang, diba? Nagkainitan lang. Ayan, nakita lang niya, naingit lang siya. Therefore, still babalik ka dun sa basic crime na theft, murder, or robbery lang yan. Pero kung ang intent niya is to, ayan, diba? To attack the vessel, diba? To get some money from the vessel, ayan, with the protection of the others or with the aid of the other crew members of the vessel. Therefore, that is highway robbery or piracy. Always look for the intent. Okay po, ganun lang kadali ang piracy and highway robbery. Intindihan po. So, there is a further explanation yan sa inyong criminal law book 2. So, what are the evidence that are needed to file a case for piracy and highway robbery? Ayan, affidavit of the complainant and witnesses. So, documentary evidence. These are the travel receipts, documents, bills of lading, police records, forensic reports, and the object evidence
the cargoes and the other valuable stolen and proceeds of stolen items. Basta kung magnanakaw sila sa loob ng barko, basta ang intention nila is lahat. It's either lahat or almost most of the part of the vessel, ayan, that is highway robbery. Pero but when it comes to personal lang, pareho silang ano doon, pareho silang passenger, di ba? Pareho silang passenger doon, walang pumuntang iba, and then in due relation to the parang something event or accident, doon niya naisipan lang na saksakin siya or na, pag nakawan siya. Therefore, babalik tayo doon sa mga simple crimes na theft, murder, ganyan, or homicide. Okay po? Naintindihan po ba niyan? Yes po. Ganun lang siya kadali. Naintindihan niyo niyan, kaliwag. O ba, ma'am? How about baligtas? Wala na naman. Sige. Next, we have the credit fraud investigation or the violation of RA 8484 or the Access Devices Regulation Act of 1998. So, an act regulating the issuance of the use of access devices, prohibiting fraudulent acts committed relative to thereto, providing penalties and other for other purposes. Ito yung mga credit card. Meron ba dito may credit card? Iba ang credit card sa ATM card. Okay? Ang credit card, ito yung nagbabayad ka, okay? Kasi credit mo na siya. Diba? Ito yung swipe ka ng swipe kasi alam mo, magsasum up or mag-add up bill mo, then babayaran mo yun. Sa ATM kasi, meron ka na agad laman ng pera. Diba? Tama ko. Sa ATM, that is your own money. Meron ka na, nakapondo na yan. Is either nilagay mo yan dyan, savings mo, ganyan, or meron ka sweldo dyan. Ang credit card, ito yung wala ka naman talagang pera. Parang inutang mo muna siya. Ganyan. Meron siyang nakapondo, pero hindi mo yan binayaran agad. So, definition of terms for the purpose of this act. These are the different terms that are used in Access Devices Regulation Acts. So, access device. So, see, access device, it means any card, plate, code, account number, electronic serial number, personal PIN, okay? Or other telecommunication services, equipment, or instrumental identifier, or other means of account access that can be used to obtain money, goods, services, or any other thing value or to initiate a transfer of funds. Access device, it means access. Yun yung merong pang-access mo para makakuha ng pera. So, it's either card dyan, through online, dahil alam mo yung PIN niya. Diba, meron nga tayong cashless withdrawal, ganyan, or parang nagbabayad ka through PIN lang. Ayan. So, that is the access device. Next naman, we have the counterfeit access device. Ito yung bawal. Okay, yung access device, syempre, owner yan talaga ng merong may-ari ng credit card. Kung alam niya ang PIN niya, kung alam niya ang password niya, kung alam niya yung account number niya. Ang counterfeit access device, this means any access device that is counterfeit or ginaya. Diba? Anything na ninakaw niya, ganyan. Counterfeit, fictitious, altered, ginaya, pinalitan, forged, ayan, or identifiable component of an access device or counterfeit access device. Next, we also have the tinatawag nating unauthorized access device. Ano po yung unauthorized access device? This means any access device that is stolen, lost, expired, revoked, canceled, suspended, or obtained with intent to defraud. Yung unauthorized access device, for example, may credit card ka. Okay, magiging unauthorized access device yan kapag yung credit card mo pumasok na siya, na-revoke na, na-expired na siya, na-suspend na siya, na-cancel na yan. Ngayon, ikaw, kinuha mo yung credit card na yun with the purpose of to defraud. Yan, di ba? Or, ninakaw mo yung unauthorized access device yun para lang gamitin mo, mapanloko mo. Yan, so that is unauthorized access device. Next, access device fraudulently applied for. This means any access device that was applied for issued on account of the use of falsified document. Okay, false information, fictitious identities and addresses, or any form of false pretense or misrepresentation. Yung access device fraudulently applied for, ito yung mga nag-apply ka ng credit card, tapos iba yung ginamit mong pagkatao. For example,
mag-a-apply ka ng credit card. O, kanwari, si Paul Russell Lopez. Pero ang gagamitin niyang identity is yung kay Clark Stephen Flores. So, ganun yung access divide fraudulently applied for. So, parang papangalanan mo sa iba yung credit card. Diba? Magbibigay ka ng false information. Yan. Siyempre, kapag nangyari nun, pupundohan nila yung credit card mo, diba? In the name of Clark Stephen Flores, imbis na si Paul Russell Lopez. Ang mangyayari nun, kapag nagkaroon ng singilan or bayaran, kanino mapupunta yung charges? Kay Clark Stephen Flores. Diba? That is the reason bakit yung iba hindi silang bibigay agad ng information. Okay, bakit? Kasi pwede nilang gamitin yan. Okay? Pwede nilang gamitin yan kapag nag-apply sila ng credit card. Lalo na yung mga pertinent documents nyo or yung mga, kanwari, yung mga, tawag ito, kapag nagsweldo na kayo, meron kayong parang payment of ganito, ganyan, huwag yung bibigay yun kahit kanino. Kasi, they can use that. Diba? Para pag kasi yun yung mga kailangan nila kapag nag-apply ka ng credit card eh. Yung proof of ganito mo, salary mo, proof of ganyan. Yan. So, pwede nilang gamitin yun. Tapos, pati pirma. Yan. So, access device fraudulently applied for. Nagpanggap ka, okay, ng ibang tao para mag-apply ka ng credit card. Credit card? Okay, ito na yung mismong card. Means any card, plate, coupon book, or other credit devices existing for the purpose of obtaining money, good property, labor, or services, or anything of value on credit. Next, we have device making or altering equipment. Sa mga talagang magagaling or gumagawa ng credit card for, meron silang panggawa talaga ng mismong ganyan. Ginagaya nila mismo yung credit card. So, this device making or altering equipment means any equipment, mechanism or impression, ayan, designed or primarily used for making or altering or encoding an access device or counterfeit access device. Yung iba, kahit nasa yung credit card mo, nagagaya nila yan. Madami na silang technology na ngayon, yung for example, sinwipe mo yung credit card mo, magagaya at magagaya nila yan. Ayan. So, meron silang mga tawag dito, machines in doing that kind of matter. And ang tawag natin doon, belong sila doon sa device making or altering equipment. Next, we also have finance charges. Okay? This represents the amount to be paid by the debtor. Okay? Incident to extension of credit such interest or discounts, collection fees, credit investigation fees, and other service charges. Finance charges, ito na yung kapag sa credit card kasi, meron niyang ano, di ba utang nga yan. Kanwari, bumili ka ng cellphone, ganito, 5,000 siya. Ngayon, kung idadala mo siya ng credit card, kung ang normal na payment mo sa cellphone or cash niya dapat is 5,000, so mababayaran mo siyang 5,000 doon sa mismong binibentahan mo. Pero yung credit card mo, magkakaroon niya ng charge. So yung mga internal charges niyan or yung parang tax niya nilalabas, ang tawag doon ay finance charge. Diba? So either baka 5%, ayan, 10%, ganun. Next, we have open-end credit plan. Open, tapos end. So, means a consumer credit extended on account pursuant to plan under which, okay, the creditor may permit the person to make purchase of or obtain loans from time to time, directly from creditor or indirectly by the use of credit card or other services. So, the person has the privilege of paying the balance and a finance charge may be computed by the creditor, okay, from time to time on an unpaid balance. So, yung open and credit plan, ito yung binibigyan ka nila ng time. Kasi may mga plano po yan, yung mga credit cards, kung kailan ka magbabayad, kailan na monthly dues mo, kailan yan mag-expire. Okay po. And then, you also have penalty charges. Sorry, hindi lang naayos ang pagka-edit kasi nagmamadali na ako kagabi. Penalty charges, means such amount in addition to interest, ayan, imposed on the credit card holder for non-payment of an account within a prescribed period. So, kasi kapag sa credit card, meron ka talagang time magbabayad. Oh, for example, ina-issue na sa yung credit card, ginamit mo. So, for example, lagi kang magbabayad, kung ginamit mo ang credit card, magbabayad ka every after 2 months or every after 1 month at the 15th or 16th, ganyan. So, kapag na-late ka, parang sa mga nanguhulog lang din ng motor, ganyan, di ba? Naguhulog, yung mga pahulugan na ano, nag-home credit or so what. Merong penalty. May penalty yan kapag meron siyang binigay na deadline ko lang ka magbabayad. Tapos kapag hindi ka nakapagbayad, meron niyang penalty. Okay, ang tawag doon ay penalty charges.
kung sa motor, kasi ito naririnig ko sa mga barkada ko. Sa motor daw, kapag nakapagbayad sila ng on time or mas maaga doon sa mismong deadline ng paghulog nila sa motor, meron silang nakukuhang rebates. Tama po, 'di ba? Meron silang nakukuhang rebates. Pero kapag na-late sila ng pagbayad, ayan, nagkakaroon sila ng penalty. 'Di ba? Ganun ang penalty charges. So sa lahat naman sa mga ganyan, laging meron pong penalty. 'Di ba? Sa mga late magbayad. Ayan. So ganun kasi ang credit card. Always remember ang credit card, hindi pa 'yan bayad. So kaya nga credit eh. Uutangin mo pa lang. Ang kinagandahan lang ng credit card kasi, for example, ginamit mo siya na may bibilin kang kanyari malaking TV, 40,000 ganyan. So kung wala kang pera ng 40,000, pwede mong gamitin ang credit card mo. And ang kinaganda ng credit card noon, pwede mong payable yung 40,000 na yun within 6 gives ganyan, 5 gives, 'di ba? Kung ilang months mo babayaran. 'Yun ang kinagandahan ng credit card. Kung wala ka talagang cash ng ganun bigla ang kalaki, tapos, sa credit card, hinuhulugan mo na lang doon in any time. Oh, for example, kung magsuswedo ka ng ganito, maghuhulog ka ng 10. Susunod na sahod, maghuhulog ka ng 10. Maganda, merong maganda at kinapangit ang credit card. Diba? Maganda ang credit card kapag alam mo hindi ka mahilig ka sa cashless. Cashless ka. Okay? Mahilig ka na swipe-swipe ka muna. Ayan. Or, mahilig ka na kung kanwari wala ka talaga yung malaki ang pera, mas prefer mo yung binabayar mo unti-unti. So maganda ang credit card. Ang kinapangit lang ng credit card, kapag hindi mo siya ginagamit, meron pa rin siyang interest. Diba? Sayang siya. Ganon. So parang kapag may credit card ka, kailangan gamitin mo talaga siya. Kasi sayang naman yung interest mo eh. So magbabayad at magbabayad ka kasi doon. Ang may limit po ba yun? Yes, may limit. Depende po kung anong in-applyan mo. Meron po tayong credit card limit. Okay. So, ang kinapangit din ng credit card, if yung balahura ka or parang maluho ka, di ba? Yung gusto mo, bilik, on-shop ka ng on-shop. Ayan, yung mga nagsha-shopping na nagsha-shopping. Swipe dyan. Ayan. Medyo pang, parang nakaka-addict siya daw. Then, siyempre, hindi mo mapipigilan na, kaya nga yung iba, di ba, nalulugmok sila sa utang sa credit card. Kasi nga, hindi nila nakokontrol. So, yung swipe lang sila ng swipe, tapos nakita nila, gano'n na yung bill nila. Yun lang. So, ako din, hindi ako nag-credit card para iwas tukso. Kasi alam ko, cashless din ako eh. Ayoko ng madaming cash na hinawakan. Kasi pag pili ko madami akong cash, hindi siya aabot. Mas maganda yung, lagi ako nag-withdraw. Kapag lalabas ako, hindi ako pwedeng hindi mag-withdraw kasi wala akong cash. Kahit ngayon, siguro sa bahay, ang cash ko lang dyan. Ang lagi kong tinitira lang sa wallet ko, basta may 500 ako, masaya na ako. Yan. Hindi yan kahit sabi nilang may trabaho ka na, pero bakit yung cash mo laging 500 lang or ganyan? Kasi merong tendency kasi na matukso ka eh. So, ang kinukuha ko lang na pera is yung kailangan ko. Hindi naman ako lumalabas ng bahay. Lahat ng kailangan ko, nasa bahay na. Diba? So, bakit pa kailangan ka mag-withdraw ng ganito kalaki? Diba? So, nasa mentality yan at saka nasa control nyo kasi kung paano nyo iingatin yung money nyo or paano kayo mag-iipon. Diba? If sa akin, para maiwasan ko yung pagbili-bili or gastos ng pera ko sa walang kwentang bagay, why not just control myself in having a cash? Diba? Kasi alam nyo, kapag nandyan ang cash, di ba nga kapag meron kayong 1,000, kapag nabasag na yung 1,000, wala na yan, tuloy-tuloy na yan. Lalo na yung value of money, napaka-bilis. Maano siya. Pag nabasag ang pera, yun na yun, tuloy-tuloy. So what if alam mo meron kang cash? Hindi katulad ko, for example, may dumay na gato, gusto kong ganyan. So, may isip ko, wala akong cash. So ba't ako bibili? Di ba? So nakakaisip din ako nun, for example, 2 weeks ako hindi lalabas ng bahay, for example lang naman. O, tapos meron order, di ba, yung madalas, yung iba, na naa-addict sila sa online shopping. Yan, online shopping, ganyan. Hindi ko ginagamit ang online shopping. Lagi akong COD. Kasi inisip ko noon, hindi ako magpapa-COD unless nag-withdraw na ako. Diba? Kasi pwede kang magbayad online. Nag-online banking ako, oo. Pero, hindi ko siya kina-cash out. Diba? So, dapat kailangan ganun din kayo sa pera nyo, kailangan nyo siyang i-manage. Darating ang panahon, magtatrabaho kayo, or kahit ngayon,
nagtatrabaho kayo, it's up to you kung paano niyo i-manage. So, kung kunwari, mag-credit card naman kayo, it's up to you. Nako, may mga bagay na talagang hindi naman kailangan na agad cash lagi. Yung cash out agad, 40,000 na labas mo. Siyempre, meron kayong mga financial planning, di ba? So, nasa inyo na yan. Okay? So, itong credit card na to, madami kasing nabibiktima dito. Dito sa credit card fraud investigation, di ba? Madami pong nabibiktima niya ng credit card, di ba? Lalo na kapag nanakaw. Kaya kapag nawala yung credit card mo, dapat mag-ano ka na eh. Mag-contact ka na kanino. Dun sa mismo, ano nyo, kung saan mo kinuha yung credit card mo. Kasi, anytime soon, pwede lang gamitin yan. Pwede lang iswipe. Ayan. So, section 9. These are the prohibited acts. Ayan. The following acts shall constitute access device fraud and are hereby declared to be unlawful. Ayan. Producing, using, or trafficking in one or more counterfeit access devices. Gumagawa ka ng mga parehong credit card. Ayan. Trafficking in one or more authorized access devices or access devices fraudulently applied for. Ayan. Yung mga nagtatrabaho sa call center. Ayan. Di ba kapag hours kahit sa mga, di ba kapag sa mga customer service, minsan nagkakaroon ng credit card fraud. Bakit? Kasi nakukuha nila yung information ng credit card. Di ba? Pag magbabayad yung customer nila. Ayan. So, minsan, ganyan. Kaya merong agreement within the call center na kahit ano man ang ma-receive nilang information, eh, bawal nilang, na kaya naka-record yan eh. Kasi para matrace nila kung nawalan naman ng pera yung isang tao na nag-order from that customer or from that customer service, malalaman nila kung kanino, sinong nakakuha ng information na yun. Diba? So, using with intent to defraud an unauthorized access device, ayan. Using an access device fraudulently applied for, ginagamit mo yung credit card na alam mong ginamit mo ibang identity. Possessing one or more counterfeit access devices, ayan. Or fraudulently applied for. Producing, trafficking, or having control or custody of possessing device making, altering equipment, kapag may panggawa ka niyan, diba? Or ginagamit mo man yung mga devices nila to create yung mga credit cards. Inducing, enticing, permitting, or in any manner allowing another, okay, for consideration of otherwise to produce, use, traffic in counterfeit access devices, unauthorized access devices, or access devices fraudulently applied for. Or yung mga nag, or parang hinahayaan mo, or pinapabayaan mo ng, or kanwari sa company nyo, call center, ganyan, ikaw yung team leader nyo, tapos hinayaan mo na yung coworker mo, or yung agent mo na gamitin yung credit card ng kliyente niya. Yan, pwede kang magkaroon ng kaso dito, this access device regulation na. So, multiple imprinting of one or more than transaction record, ayan. Disclosing any information imprinted on the access device such as but not limited to the account number. Yan. Yung sinasabi ko sa inyo, kapag call center nga kayo, kapag binigay mo yung information na yun sa iba, yan, makakasuhan po kayo. Kasi pwede lang gamitin yan. And then, obtaining money or anything of value without the use of an access device with intent to defraud or with intent to gate and fleeing thereafter. Yan. And then, having once in possession without authority from the owners of the access. For example, kinuha mo yung credit card ng ganito, ng kaklase mo, ganyan, di ba? So, pinaposess mo yun, and then gagamitin mo din. So, yun lang. And then, writing, ayan, making any alteration affecting transaction of one or more access devices, ayan. Without the authorization of issuer of access device soliciting person of purpose of offering an access device, selling information regarding the application to obtain an access device and without the authorization of the credit card system member. Yan. Alam mo yung mga, di ba, sa balita nakita nyo, nag-grocery siya, tapos ginamit niya credit card. Yung credit card na yun, nanakaw lang niya. Kasi ganun ang risk ng credit card kasi isa-swipe lang po nila yun. Diba? Lalo na... Di ba po yung ibang credit card ko may parang may password? Mas password yung iba, okay? Pero kasi yung iba, for example, kilala ka na niya, namanmanan ka na niya, okay? Pwede niyang nakawin yun, and then yun na yun. Parang nangyari kay Angelica Panganiban, ma'am? Hindi ko nalaman yung kay Angelica Panganiban. Paano bang nangyari kay Angelica Panganiban? Mas maganda ang credit card kung meron siyang password, okay? Pero kasi, alam niyo, matariyo yung mga tao. Nalaman nila agad yung mga password na yan. Malay mo, pumunta ka dun sa store nila,
Diba? Tapos in-swipe mo. Scammer. Diba? In-swipe mo na yung credit card na yun. Nakuha na nila yung information. By the time nun, mamanmanan ka na nila, kukuha na nila yung credit card mo. Alam na nila yung password. Ma'am, meron din po ng credit card na ano po, pag na-swipe nyo po, may verification po na nagte-text yes. sa phone. Yes nga. Eh, pero paano kung yung tawag yung credit card mo nga, walang ganun. Or parang yung credit card mo, kinuha ng iba, and then kahit mag-text siya, or hindi niya hinaalaw na magta-type ka muna ng password, wala na. Diba? Kaya nga, ganun. So, may mga security features yung ibang credit card. Okay po. Pero, again, always remember, meron din po tayo, matalino yung tao, kaya nilang kuhanin yung mga information na yan. Diba? Kaya yung ang mismong ATM card na pinasok mo sa mismong machine eh, nakakopy nila yan, diba? Nakakopy nila yan lahat ng information. Pati yung mga kung ano man yung code mo or PIN mo. So, kaya yung iba, hindi sila takot sila mag-online banking, takot sila sa credit cards, ganyan, gusto nila cheque, gusto nila ganto. Kasi ganyan, madaming mapandoko na tao. Kaya kung mag-online banking man kayo, credit card, ganyan, extra precautionary measures ang kailangan yung gawin. Kasi, hirap dyan, hindi mo hawak ang cash, biglang mawawala. Or ang hirap dyan, wala kang ginagawa, madami na pala yung utang mo. Hindi mo man na-enjoy yung credit card mo, tapos biglang tambak ang utang mo. Meron pang trabaho yung iba. Hindi sila mag-a-act na as a fraudulent, di ba? They will act, for example, si Joey Boy de la Cruz, talagang mag-a-apply siya as a credit card holder, ganyan. Tapos, ang gagawin nila, pag nangutang silang madami, okay, tatakbuhan nila yung credit card. Di ba? Hindi na sila magbabayad. So, pwede po yun. Okay, another yun. So, tignan niyo yung penalties. So, these penalties are just related dito. So, just read it na lang, okay? Ganun lang din naman siya kasi nandito yung mga sections niya. Yan. Nakalagay dyan kung ano yung mga sections na tawag dito. Kailangan niyang parang ano yung equal kung anong ginawa niya. Yan. And then, we also have conspiracy to commit access device fraud. Yan. Meron tayong conspiracy, yung parang pinag-usapan nila. If two or more persons conspire to commit any offenses listed in the section 9 or one of more such person does any to act or to effect the object or conspiracy, each of the parties to such conspiracy shall be punished in the case of doing. Pag sinabing conspiracy, this is the what we call the mere agreement. Okay? Iba yung proposal to commit and conspiracy. Ang proposal to commit, for example, si Raymark and Roe. Kapag si Raymark nag-propose magnakaw, that is just only proposal. Pero kapag si Raymark nag-propose kay Rowella na magnakaw, tapos si Rowella nag-agree, therefore, there is conspiracy. Kasi there is agreement between them. So, there are crimes, okay, makinig kayo, there are crimes, alam ko ha, kapag crimes against national security, meron tayong conspiracy and proposal to commit. Kapag proposal, for example, niyayaya mo pa lang, eh, crime na siya agad. Diba alam naman natin na pinaparusahan po sa loob ng kulungan or sa yung mga kino-considered as a crime, dapat yung mga na-action na. Act or omission. Ganyan, diba? Yun yung nagde-define ng crime. It's act or omission. Ganyan. So, ang nangyari, for example, I'll give you an example. Si Raymark, niyaya niyang mag-nakaw si Rowella dun sa Olfo. Tanong, may kaso na ba si Raymark? Opo. Wala pa po, ma'am. Ha? May kaso na ba si Raymark nun? Niyaya niyang magnakaw si Rowella? Wala pa, ma'am. Wala pa po, ma'am. Wala pa po, ma'am. Wala pa kasi there is no act. Hindi pa. Okay. Hindi pa po ginagawa. Okay. What if si Raymark, niyaya niyang magnakaw si Rowella, tapos si Rowella pumayag? Ano? Proposal. Meron na proposal. Tanong. May crime na siya. Wala pa, ma'am. Wala pa. Bakit? Pinag-usapan pa lang nila, pero wala pa rin act. Hindi pa po ginawa. Nagplano pa lang. Parang ganito lang yan eh. Parang inimagine mong mang-rape. Diba, inimagine mong nir-rape si Ivana. Tanong, nir-rape mo na ba siya? Ivana. Hindi, diba? Hindi mo ba siya nir-rape? Ganun lang siya. What I'm telling
telling you, okay, merong crimes, there are certain crimes where in conspiracy and proposal is already a crime. Doon nga sa crimes against national security, yung treason, ganyan. For example, aniyaya mo lang siya, tara mag-commit tayo ng treason. That is proposal. Pwede ka nang, meron kasing kaso na proposal to commit, ganito, ganyan. Conspiracy to commit, ganyan. So, ibig sabihin nun, yung mere action na pagyaya, yung mere action na pag-agree, is a crime. Pero, sa certain crimes lang yon. Katulad nga ng mga crimes against national security or so whatever. Pero kapag kanwari mga crimes against person, crimes against property, ganyan, hindi po yan, wala pong conspiracy and proposal unless there is an action. Naiintindihan po ba? Again, there is just only, ito, sa credit card. Yan. Tignan nyo, meron na ba siya niyan? Conspiracy to commit access device fraud. Niyaya mo palang, si Raymark, niyaya mo palang gumawa si Rowella ng, tara, maggawa tayo ng credit card fraud. Or gumawa tayo ng credit card na peke. May kaso ka na, Raymark? Niyaya mo si Raymark. Ay, si Raymark, niyaya niya si Rowella na gumawa kayo ng credit card na peke. May kaso ka, Raymark? Wala pa po. What if si Raymark, niyaya niya si Ro, tapos si Ro pumayag na gumawa sila ng credit card? Meron kayong kaso? Wala. Wala pa. Wala. Ha? Wala pa. Wala. Wala. Meron! Meron lang. Pumayag na siya. May agreement lang. Ito is an example, okay? This RA8484 is an example wherein the conspiracy itself is an act that will declare or that will constitute as a crime. Ito na, oh, Section 11. If two or more persons conspire to commit any offenses, pinag-usapan pa lang nila, listed on Section 9, and one or more such person does any act to the effect. Yan, each of the parties to such conspiracy shall be punished in the case. Naiintindihan mo na, naiintindihan niyo po ba niyan? Sabi ko nga sa inyo, there are such cases, okay? Merong mga cases or merong mga crime na inaallow nilang i-punish yung proposal and conspiracy. Anong pinagkaiba ng proposal sa conspiracy? Kapag proposal, isa lang, nagyayaya ka pa lang. Proposal eh, nagyayaya ka pa lang. Ang conspiracy, niyaya mo, nag-agree yung niyaya mo, yan, there is an agreement, that is conspiracy. Yan. Ang ini-explain ko sa inyo ngayon, there are crimes na yung mere proposal on or conspiracy is, ano na, already a crime. Okay? Katulad nito, conspiracy lang. For example nga yan, si Raymark, nag-propose siya na gumawa sila ng credit card for kay Rowella. Pumayag si Ro. Kahit hindi gawin ni Ro yun, pero pumayag siya. Okay? Ginawa lang ni Raymark. Still, pwedeng kasuman si Ro ng conspiracy. Bakit? Pumayag siya. Naiintindihan po niya. Naiintindihan niyo ba niya na gusto kong sabihin? Yes, ma'am. Certain crimes lang. Certain, ibig sabihin, konti lang. Selected. Pero for example, si Raymark, niyaya niyang magnakaw si Ro ng cellphone. Pumayag si Ro, meron silang kasalanan? Meron po. Do they have a crime? Wala po. Wala kasi po, sa robbery, wala namang conspiracy tsaka proposal. Naiintindihan niyo po ba yan? Nabigyan niyo yan, ako? Yes po. Yes, ma'am. Isa pa nga pong example, ma'am. Oh, for example, ba naman, si John Peter Anasuncion, okay, niyaya niya na mang-rape si Billy Tumibay. Okay, si John Peter Anasuncion, niyaya niyang mang-rape si Billy Tumibay. Ang ira-rape nila, si Ivana na lang. O sige, si Ivana. Okay, yung tanong. Wala akong maisip eh. O, tanong. May kaso si John Peter. Wala po, ma'am, conspiracy. Wala po, ma'am. Wala po. Wala po. Wala po, ano. Wala, di ba?
Wala po, ma'am. Bakit? Wala po nga. Kasi ang rape wala namang sinabing conspiracy. Kasi ang rape wala namang sinabing proposal. Naiintindihan niyo po ba niyan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay na po. Meron lang certain na crimes. May certain crimes lang na nagpa-punish agad ng conspiracy and proposal. Katulad nito, nitong sa access device na yan. Ang pinapunish naman nito, hindi proposal. Ang pinapunish niya, conspiracy. So, for example, si Raymark, niyaya niya si Ro, tapos si Ro hindi pumayag. Therefore, hindi liable si Raymark. Kasi wala namang proposal to commit access device fraud. Pero, pag si Raymark, niyaya niya si Ro, pumayag si Ro, there is an agreement. Okay? Therefore, there is a conspiracy to commit access device fraud. Naiintindihan niyo yan? Kasi yun lang ang sinasabi ng batas eh. Sabi nga sa inyo ang batas, very logical. Diba? Very, tawag dito, philosopho. Kung ano ang elements niya, yun lang. Naiintindihan niya po ba niyan? Yes, ma'am. Ganun lang siya kadali. Kaya kung kanwari si Raymark at si Ro at pumayag, and then, pero sa bandang huli, si Raymark lang ang gumawa nun, still pwede mong kasuhan si Ro. Kasi bakit? Pumayag siya eh. Diba? Kahit nasabihin mo na si Ro, eh, sabi niya, sige, gawin mo yan, ganyan-ganyan. Tapos, bandang huli, si Raymark lang yung gumawa. Kasi pala sumakit yung chan ni Ro. Still. Hindi pwede sabihin ni Ro na, ay, hindi ko naman po, hindi naman po ako. Oo, pumayag ako, pero hindi po ako kasaling gumawa. No, bakit? Kasi sa mismong batas, sinasabi niya, nag-agree ka na. So, kahit isa lang sa inyo ang gumawa, still, you are liable for conspiracy to commit access device fraud. Okay? Nag-guess niyo po ba niyan? Yes po. Next, also in section 12, we have frustrated and attempted access device fraud. So, alam niyo naman kapag frustrated, ibig sabihin, nagawa na siguro yung credit card, yan, nakagawa na sila ng credit card fraud or forged credit card, therefore, hindi lang nila magawa or hindi lang nila ginamit. Frustrated yon. Or pwede rin attempted, yung gagawin pa lang sana nila, tapos, hindi nila natapos. Ganun lang siya. So, accessory to access device fraud, yung mga nagiging accessory, any person who with intent to gain for himself or for another buy, receives, possess, keeps, acquires. For example, hindi naman siya yung ano, nagiging accessory ka, di ba meron tayong three types of offender. We have the principal, accomplice, and accessory. Hello? May kausap pa ba ako dito? Yes, ma'am. So, ang accessory, ito lang yung mga accessory, yung mga hindi major crimes ang ginawa or major acts ang ginawa nila. So, pag for example is, kanwari, ginawa ni Raymark at Ro yung mismong credit card for silang gumawa nun, and then pinagamit nila kay Ninya, tapos si Ninya, sinabi niya, inutusan lang si Ninya, sige, mag-withdraw ka ng ganito kalaki. Therefore, si Ninya, nagiging accessory siya doon. Kahit hindi siya yung gumawa ng mismong credit card na yun. Okay? So, that is accessory to access device fraud. These are just the presumption and prima facie evidence or yung mga evidence that could not lie. Yan, yung mga access device, counterfeit access device fraudulently applied for, any device making, or yung mga possession nito. But mere possession of these things, okay? Or control or holder of these things are prima facie evidence of intent to defraud. Kasi bakit ka may ganyan, di ba? Bakit ka may false credit card? Bakit ka may panggawa ng false credit card? Ganyan. Sabi nga niya dito, a cardholder who abandons or surreptitiously leaves the place of employment, business, or residence stated in his application or credit card without informing the credit card company of the place where he could actually be found. If at that time such abandonment, surreptitious leaving, or the outstanding and unpaid balance is past due for the 90 days and is more than 10,000 pesos, shall be prima facie presumed to have issued his credit card with intent to defraud. Yung mga tumatakas, for example, gumamit ka ng credit card, tapos meron kang utang na 15,000. Ngayon, nawalan ka pala ng trabaho. Eh diba sabi ko nga sa inyo, kapag nag-apply kayo ng credit card, kailangan nila yan. Saan ka nagtatrabaho, payslip mo, ganyan. Ngayon, nawala ka pala sa trabaho. Siyempre, magtataka niyan sila, bakit hindi ka nagbabayad? Diba? And then, ang ginawa mo, tinakasa mo yung credit card mo, yung mga binabayaran mo sa credit card. Therefore, pwede ka nilang kasampahan ng kaso dyan. Sabi nga niya, diba? If at that time of such abandonment, he
surreptitiously live, okay, with the outstanding payment for the last 90 days for more than 10,000, it shall be prima facie evidence that he used his credit card with intent to defraud. Maraming ganyan yung mag-apply sila sa credit card, tapos hindi na magbabayad, tatakasan nila. I know some individuals. So these are just step investigating the card frauds and the account taking over. Itong account takeover na to, or natawag nating ATO or ATO, okay, a criminal trying to take over another person's account. Ito na yan. For, by gathering information about the intended victim, the then contacting their bank credit issuer masquerading as a genuine card holder, asking for mail to be redirected to the new address, the criminal then reports the card loss and asks for replacement to be sent. The replacement card is then used for the day. Ito yung mga account takeover. Na for example, kaya pag nawala yung credit card nyo, huwag nyo sasabihin sa lahat or huwag nyo pasasabi kahit ano pa. Sa inyo lang muna. Kasi ang gagawin nila, pwede lang kontakin yung mismong credit card kung saan mo magkinawa yung credit card mo. Kasi sabi nila, oh, nawala yung ganito ko. Ayan. So, these are my information. Please send me another credit card. Ayan. So, mangyayari nun, magiging null yung hawak mong credit card kahit hindi nawawala. Ganyan. Tapos, ang mangyayari nun, yung bagong credit card, yun yung gumagana. Pero, nakacharge yun sa, ano mo, sa mismong account mo. So, account takeover, parang, parang nawala yung cellphone ng isa, tapos sabihin mo, ako'y may-ari yan. Kiniklaim mo. Ganun siya. So, that is account takeover. Next, we have the course unit 11, admission versus confession. So, ang i-discuss ko dito is hanggang admission and confession lang. Ayan, I will just distinguish. Ayan, for the poisonous tree. And the rest about interview, interrogation, ganyan. You can just watch yung recorded discussion na pinost ko sa Canvas. So, let's start. Oras na kasi. So, we have admission and confession. So, admission, again, ang mga pinagkaiba ng admission sa confession? Anyone? Anyone? Yes po, ma'am. Anong pinagkaiba ng yung admission? Admission po, ma'am. Yung po yung ano? Hindi siya direct, ma'am. Hindi mo lahat siya sasabihin. Pero yung confession, yung parang sasabihin mo po lahat ng pangyayari na nagawa mo. Tama. For example, yung sabihin ko, ng babae ka, no? Sinasabi na mismo, galing ka ng beer house, eh. Ng babae ka. Pag sinabi mo, pumunta lang ako ng beer house. Kainuman ko sina ganito ganyan. Pero hindi niya sinabi na babae siya. Pumunta lang siya ng beer house. Inadmit niya. Pero ang confession ganito, na babae ako, punta akong beer house ko, sabi namin si Jenny, ganyan. Diba? Iba ang admission sa confession. Admission, you're not directly, indirect nga yan eh. Diba? Hindi mo agad inaamin lahat. Pero there are certain parts na pinapatalan, ganun. Ang confession, sasabihin mo lahat. Ngayon, admission defined, sabi niya, any statement of the fact by a party against his interest or unfavorable to the conclusion for which he contends or it is inconsistent with the facts alleged by him. It is a statement of fact which does not involve an acknowledgement of guilt or liability. Ayan. Ang pinagkaiba niya sa confession, this is the declaration of an accused expressly acknowledging his guilt of the offense charge. Dito sa admission, hindi mo pa siya maamin-amin. Pero there are certain facts na inamin mo. Yan. So, what are the requisites for the admissibility of an admission? It involves a matter of fact, not of law. Yan. Categorical and indefinite, knowingly and voluntarily made. Yan. Adverse to the admitter's interest, otherwise self-serving and inadmissible as hearsay. Ito, tignan nyo ha. Admission distinguished from confession. Admission does not necessarily involve acknowledgement of guilt as in case of confession. Admission may be expressed or tacit while confession is always expressed. Admission may be made by third person in the certain cases admissible against party, while confession can be made only by party himself. For example, sabi ko nga sa inyo, nang babae ka, pumunta ka ng beer house. Sabi na natin si ano yon, si Jenny Libutano tsaka si Darrell Sampaga. Okay? Kasi for example lang naman. So ang nag-aakusa si Haipa. Ngayon, sabi niya Haipa kay Darrell Sampaga, "Nang babae ka no?" Sabi niya ganyan. "Pumunta ka ng beer house." Ang sinabi ni Darrell Sampaga is, "Basta pumunta lang ako ng beer house," ganyan. "Kasama ko si sino kasi kasama mo?"
si General Libutano. Ayun, pag sinabi ni General Libutano is, o kasama ko siya nag-beer house. Therefore, that is just only admission. Hindi mo yan pwede sabing confession. Ang confession, binibigay lang directly yan ng mismong tao. Yung mismong tao na may kasalanan or yung binibigyan ng diin. Kung si Darla Sampaga yung inaakusuhan, dapat si Darla Sampaga lang ang magkukwento niyan. Intindihan po ba? So that is admission. So note, sabi nga niya, flight from justice is an admission by conduct. Or yung parang flight, tinatakasan mo yung justisya or parang tinatakasan mo yung mga authorities. It is admission by conduct. Parang, bakit ka tatakas kung wala ka namang kinakatakutan? Diba? The weak flee, sabi nga niya, when no man pursuit, but the innocent is as bold as lion. Kung wala kang kinakatakutan, haharapin mo lahat yan, sabi nga nila. Kaya nga sabi niya, if someone flees, or someone umalis, in accordance with the justice, therefore, it is ambition. Hindi naman niya inamin na kasalanan niya, pero tumakas siya. Diba? That is an example of admission. In law practice, the superseded or amended pleadings lose their character as pleading and cease to be judicial admission. Ayan. So, ano man yung tinatawag nating extra-judicial confession? Meron kasi tayong confession, di ba? It means you're acknowledging guilt. Ngayon, we have two types of confession. Judicial and extra-judicial. The question is, what is the difference between judicial and extra-judicial confession? When we're talking about judicial confession, it means, it could only be mean na ginawa mo yung confession na yan inside the court trial. Okay? Ang extra-judicial confession, ginawa mo yung pag-amin sa labas ng korte. Okay. Example, si Colico. Si Colico, kapag nasa loob siya ng korte, inamin niya lahat na nagda-drug siya, nagnanakaw siya, that is judicial confession. Pero kapag si Colico, umamin siya sa labas ng korte, for example, habang nag-i-interrogate pa lang yung police, or parang ini-interview siya ng lawyer niya, tapos sabi niya, sige, magsasalita ako, nag-press briefing siya, ganyan, that is extrajudicial confession. Anything or any confession made outside in the court. Po. So, what are the requisites of confession? Confession must be expressed and categorical, must be intelligent, voluntary given. Okay? So, there must be no violation of the Section 12 of the Article 3 of Section 12 of the Constitution or yung ating custodial rights of the Miranda rights. Parang rise out of the custodial investigation. So, interlocking confession is a confession in a criminal case so corroborative of each other as to impose faith that they must have a basis in fact. Where extrajudicial confession has been made, made by several persons, yung interlocking confession, hindi lang isa yung umamin. Okay? Madami sila kaya nga interlocking. So, where extrajudicial confession have been made by several persons, ayan, charged with conspiracy and their hold. There could have been no collusion with reference to several confessions. The fact that the statements are in all material respects identical is confirmatory of the testimony of the accomplice. For example, tropang putsigang sila, apat sila, tapos lahat sila nag-confess, and then para-pareho sinasabi nila. Therefore, that is interlocking confession. Kasi usually kapag nagkakaroon ng interrogation between the four, nakukuha kasi minsan yung confession admission through the interrogation interview. Kaya nga, diba, gusto, yung susunod na topic nito is, ayan, interview and interrogation, which is, panoorin nyo na lang doon sa recorded discussion. And the last one, we have this one, yung fruit of poisonous tree. Alam nyo ba to? So, the fruit of poisonous tree is the doctrine where it states that once the primary source, the tree, is shown to have been obtained unlawfully, and any derivative evidence, the fruit derived from it, or meaning the tree, is likewise not admissible or inadmissible siya. Thus, evidence illegally obtained by the state should not be used to gain other evidence because the illegally obtained evidence taints all evidence subsequently obtained. Lahat po ng mga evidences or even confession man yan, diba, na ginamit or nakuha nila, na-obtain sila or na-acquire sila by means of unlawfully. And therefore, that is fruit of the poisonous tree. Hindi mo pwedeng gamitin as an evidence. So, ganun din po kasi sa mga confession. Kapag yung confession, nagsalita lang siya dahil sa pananakot mo. Yan, nagsalita siya ng ganito, nag-confess siya dahil tinakot mo siya. Therefore, hindi yan pwedeng gamitin as evidence.
kapag kunwari ka example din sa mga physical evidences. Kapag yung evidence for example is baril, tapos alam mo yung baril na yon nandoon sa cabinet niya. As a police officer, hindi ka man nagbigay ng search warrant or search kaibigan mo kasi yung pumatay. So ang ginawa mo, ninakaw mo yung mismong evidence. Tanong, baril ba yung evidence na yon? Hindi. That is fruit of poisonous tree. The same thing with the confessions and admissions. Kapag yung mga confessions na yan, usually yung mga extra-judicial confession na yan, kapag nag-confess lang sila out of fear, out of threat, ayan, therefore, that is fruit of poisonous tree. Hindi yan pwede. Okay? Hindi mo yan pwedeng gamitin as evidence. Kasi nga po, meron tayong sinusundan dun sa mismong rights of the person under custodial investigation. Diba? Meron tayong ganun na you have the right to remain silent and you have you can choose or you can have your own preferably your own choice to have your own counsel. Yan. So anything na nag demand or parang anything na nakuha yung evidence or parang confession mo without that, okay? Without the lawyer or without your without you informing the different rights of you as in custodial investigation, therefore pwede po siyang lumabas ng fruit of the poisonous tree. Hindi po nila pwedeng gamitin yan as an evidence. Again, I am requiring you to please watch this one, yung ating interview and interrogation. Kasi nandiyan yung mga techniques, nandiyan yung pinagkaiba ng interview and interrogation. So, for that, do you have any questions before we end this discussion?